Hindi ba mga master? May damit tong ka... Ay, may panty pa! Oo, ano sa... Kailan namatay yung nanay niya? Lang. Isa raw tong puntod ng kinain, yung kanyang katawan. 300,000 isang... Lang. Pero isang lote lang. Oh, Lourdes. Ah, ito. Pardinio. Nakalimut lang. Anong, ano kinamatay daw? Hindi siya, ano, kumbaga not guilty. Ayan, o. Oh. Name na ako sa Facebook. Mr. Gala? Hala, mga master. Meron siyang sticker ng Master Gala. Hindi kaya ito subscriber ko ito, namatay na ito. At kayo, isa ka sa nanonood ngayon na minahal mo si Master G. So ito mga master, dinaanan muna natin itong lumang sementeryo dito po sa Cordoba, dito po sa Cebu. Meron ako napansin dito na parang kubo. Pakita ko sa inyo. Tignan nyo yung kubo na yan. Saan tayo dadaan dyan? Ah, meron pala dito. Tapos yun, may mga nakalibing lang dito sa ilalim. Mga bata, halo-halo mga master. At yun nga, may nakausap tayo dito kanina. Ang sabi, ito raw sementeryo na ito ay marami din daw inilibing dito ng mga titus, yung mga iba nakuha na lang daw dito kung saan saan. Bakit naman kayo ganun? Diba? Parang napaka unfair ng ano, nagpakasarap kayo tapos kung saan saan nyo nang inilalagay yung inyong bunga at hindi pa pala kayo ready pero ginawa ninyo yung bagay na hindi naman nararapat, diba? Sa dahil nga sa tawag ng laman mga master, nalobat kasi yung isang ano natin, isang camera. Pinatay mo yung walang sala or walang kasalanan na sanggol, 'di ba? Nakaka ano yung ginawa mo? Na dahil lang sa tawag ng iyong laman. Meron dito oh, bata pa. Blur na lang natin yung iba. Pinanganak siya noong 2000, pamatay noong 2022. So yung kagagraduate lang niya, RIP po. Yun nga, na, ang dami nga raw nakikita rito mga nakabote, mga nakagarapon daw ng mga titus at nagsama-sama na raw. Nakaka ano eh, kumbaga nagawa natin yun, nagpakasarap tayo pero diba kumitil tayo ng buhay kasi pagkitil na po yun mga master eh. Ano ba ang ano dito, cemetery ito. Ito parang nakita natin kubo, may mga buto ng tao, tingnan nyo ah. Ayan o. Oh. Ang gara pala ng buto ng tao o. Oh. May mga laman-laman pa yung iba. Pasin tabi po ah. May damit pang ka... Ay, may panty pa! Ay, may panty pa! Ay, may panty pa! Dara! Oh, pasin tabi. Sorry guys. Pero dito naman mukhang kahoy na lang no. Ang gara no. Ganyan pala mangyayari sa atin. Pero may mga himay-himay pa. Mga laman-laman. Sana po yung mga iba, forward nyo na lang pagka gano'n na ayaw nyo makita. Huwag nyo pong, ano, kumbaga tapusin nyo pa rin yung video kasi hindi naman po puro gano'n yung buong video natin. So, ito yung isa sa pinakalumang sementeryo dito po sa Cordoba, Cebu. Dito po, hindi ko sure kung ito ay sakop ng Mactan kasi balak pa natin pumunta ngayon sa isa pang sementeryo. Along Mactan naman. Sorry, kita ko pala dito. Punta ka ng punta sa sementeryo pero di ka man lang nagbibigay ng bulaklak at nagtutulos ng kandila sa mga patay. Unang-una, hindi pa ako kilala ng mga patay. O yung mga pinupunta ko sa sementeryo, mga binablog to, hindi po nila ako kilala at hindi ko rin po sila kilala. E di ba, pagka nagtutulos kayo mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak mo, bakit kailangan tulusan ng kandila? Kahit hindi ko naman sila kilala. Tsaka, ang dami-dami niya malulugi ako. Yung kikitain ko sa vlog, kukulangin pa yung kikitain ko sa vlog sa ipambibili ko ng mga kandila at bulaklak. Utang na loob naman, bago naman kayo mag-comment, sana isip muna bago daliri. Aww. Kasi sa totoo lang yan, nung sasabihin nyo na ganyan, tapos hindi nagbibigay ng bulaklak. Hello, baka mamaya pag binigyan ko ng bulaklak, magselos yung iba. Pag isa lang yung nabigyan ko, diba? Sumama pa sila sa akin. So, makikita nyo guys. Hindi na natin ito maikot. At paggabi na. Oh, may baby dito. 2016 na matay.
na pinanganak 2022 na ito, si Baby Angelo. RIP sa'yo, baby. Anong pakiramdam mo pag nakakaamoy ka ng kandila? Lalong-lalo na pag wala naman nakasindi. Ako kasi, mga master, madalas kong na-experience yan sa mga sementeryo. Nakakaamoy ako ng mga kandila na wala naman ding dumalaw. Lalong-lalo na pag bagong buhos yung ulan. Hala, mga master, meron siyang sticker ng Master Gala. Hindi kaya ito subscriber ko itong namatay na ito? Grabe, oh. September 22 siya namatay at meron siya rito ng helmet na nakalagay at meron pang sticker ko na nakadikit. Hindi kaya ito subscriber, mga master? Oh, si Kuya Artemio. Wala. Grabe, hanggang kamatayan, nasuportahan tayo, mga master. Wish ko lang, it's a prank. Kasi, sino naman nung napaka-imposible? Napaka-imposible maisip ko kasi lahat ng mga subscriber hindi natin mabibigyan ng sticker, mga master. Kung pwede nga lang, lahat ng mga namimit natin, binibigyan natin. Hey, sir. Ano yung lapid, sir? Lapid, ha? Tila ang ganyan pag pinagawa. Na may gamay ano yun, ako. Pagka ganyan, tila ang... Bukanigan ako, ha? Oo. May 4, may 4-5. Ah, 4-5. Ang 4-5 ka nang i-design, ha? Ito yung... 4-5. 4-5. Ito... 4 rin siya ka-design? Wala siyang picture. Ayan, pag ganyan may picture. Hmm. 4-5 dyan. Ang ano dito, meron pang ano, ano ba yung kantahan ba yan? Pwede na kantahan. Moments later. Dito po tayo ngayon sa isang sementeryo na private kung saan medyo sensitibo po yung ating pupuntahang puntod na si Christine Silawan. Oo, isa po siyang nag-trending na walang awang pinatay po sa isang liblib na lugar sa Lapu-Lapu City dito po sa Cebu. Atong mga amigo diri, diha sa Cebu, shout out sa inyong tanan. At malipay ko, nakabalik ako dire sa Cebu, ika-tulo. Kabalo naman ka mag-Bisaya, pero gamay-gamay lang. Char. Pero, kaniba, kailangan magsimula tayo sa positive vibes kasi masyado pong negative itong ating pag-uusapan. Di umano na ni-rape daw or let's say parang tinapos yung buhay niya. Na nakilala lang daw sa social media. Kaya tayo, magiging aral din sa atin na huwag tayo masyadong maging kampante sa mga nakaka-chat natin. Lalong-lalo na pag tayo wala pa sa tamang edad. Kasi ito si Christine Silayan is 16 years old lang. Oo, mga master. So, andito along here. Oh, may along here ba na salita? Dito po sa Catleya. Oo, public, private cemetery. Dito po sa Cordoba. Dito sa Cebu. So, ang layo ng pinuntahan natin para lang sa inyo ay maihatid natin ng mga kakaibang story na maibalik natin yung iba. Ang ganda. No? Mga master? Feeling ko may mga koi dyan. Lapitan lang natin kasi dito pala ibinuburol yung iba. Napaka-exclusive po nitong ano nila. Sementeryo nila. Meron silang sariling pwedeng pagburulan. Napakaganda. Hindi ba, mga master? Ay, oo, bongga. Ganda. Okay na sa akin, gandang bahay. Charing. Mga master, tulungan nyo naman ako. Makaabot tayo ng 1 million subscribers this year. Ah, okay. Diyan ipapatong yung, ano, yung labi. Tapos yan, o. Oo nga, para siyang exclusive. Oo. Mga master, kung di ka pa nakasubscribe, pati yung ating main channel, or subscribe kayo. Mga personal vlog. Ang ganda. Grabe. Oh. Meron pa rito kayong alam na nakalibing na, ano, parang pareha sa kanya yung kaso. Saan?
di nagaling sa kwan? Ay wala. Sakit man to. Krimen man eh, katukuan man to. Pero kwan gab. Picture. Picture. At least nanonood lang kayo, 'di ba? Pero ngayon nandito na si Master G. Wala na kayo sa shout out. Shout out din sa kwan. Saan? Missis sa Pantayan Island. Ilan ba missis? Isa lang ah, pag sure ah. Shout out ko sa Sabong Sisyon, Cordoba. Wow, ikaw sir. Shout out ko sa Awa, sa Tani Cross. O di ba oh, mga exposure sila, baka sumikat ka sir ah. So, sir, meron ka bang naabutan mo ba ng nilibing itong si Christine Silawan? Kami naglibing. Kayong naglibing kay Christine Silawan. Ano yung matanong lang, bakit daw namatay yung kanyang mother? Wala, sabi ka kung sa sakit. Sakit. Ano? Sa sakit lang. Oh, okay. Tapos ano talaga yung sabi, nakita, na napatunayan ba, naging guilty yung suspect? Wala. Wala. Hindi ba? Nakalabas na lang yan. Nakalabas din? Yung 17 years old? Yung sabi, yung, yun yung umamin, pero hindi naman. Pero yung 17 years old? Hindi rin. Hindi rin. So hanggang ngayon, case unsolved. Ay, oh, okay. Ito, oh. So ito mga master. Babala at graphic na paglalarawan ng isang kamatayan. Si Stephen Corilla, isang 32 years old na manggagawa sa planta ng tabok sa Mandawi City. Siya ay isang trabahante doon sa isang pulverizer machine bandang alauna ng hapon noong June 2, 2022. Ang pulverizer or ang machine na ginagamit niya sa kanyang trabaho ay ang pandurog ng mga produkto sa isang kumpanya. Ito ay karamihan ng mga chichirya at kung ano-ano pa. Nag-trending nga sa Facebook ang post na ito. Ito mano ang huling larawan ni Stephen bago siya pumasok sa trabaho. Ito raw ang kanyang pinasok na trabaho dahil ito ay isang magiging susi sa kanyang pagpunta o pangarap na bansang Japan. Pero nitong June 2022 naganap ang malagim na kanyang kamatayan. Si Stephen ay may naulilang tatlong anak at ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya na nung pagkakataong yun ay humihingi ng hustisya sa kanyang pagkamatay kung sino ang dapat may managot. Ah, parang ito yung napanood ko sa... Ito ba yung nag-trending sa Facebook? Nag-trending nga po. Oo, yung kalaha... Yung na ano, pumasok doon sa makina. Naglinis. So ito siya, naglinis siya. Oo, ito nga yun, nag-trending. So mga master, ito pala yung nag-trending sa Facebook din na... Si Sir Stephen, yan, Sir Stephen. Pinanganak siya noong 1989 at sinasabing nagiling daw yung kalahating katawan. Yan, dire. Ito mo, nagbibisaya na ako. Noong June 2022. Ako po, kawawa naman. Ano to, sir? Doon mismo sa loob ng kumpanya. Oh. Isang sikat daw na kumpanya ng ano mga master na mga biskuit. Wag natin pangalanan, baka ma-sponsor pa eh. So, ito po. Ay, may nakasulat dito, oh. Yan. Kawawa naman. Ano yun? May pasok sila ng time na yun? Tapos nangyari? Wala. O wala? Ting pang araw ng linis ako. Oh, naglinis lang. Tama mga master, no? Kawawa. Ang daming mga information dito po, ah. Courtesy to Wikipedia. Yan. So, ito mga master. Talagang sob. Ha? Kinsa? Ah, nagtanaw sila? Oh, ikaw pod, nakatanaw ka? Oh, oh, unsay name na ako sa Facebook? Mr. Gala? Mister? Oh, Mister. Ay, wala pa ako, ay wala pa ako ibana. Ay, bana. Wala pa kay asawa, wala kay shout out. Oh, damn. Okay. Kasi iba-ibang takda sa ating kamatayan, hindi natin masasabi. Ikaw, madam, anong gusto mong kamataya? Charot. Charing lang. Hindi, tayo, hindi natin kasi mapipili. Tama ba ako? Hindi natin mapipili kung ano yung kamatayan natin kasi minsan natutulog ka lang, di ba? Pero, ito may mabigat na dahilan to. Kumbaga, nangyari sa kanya, kahit malagim yung nangyari, eh, mali mo, eh, mangyayari sa kanya masama, kinuha na siya ni Lord. Di ba? Sige, sige. Salamat. Thank you po. Thank you. Salamat sa bisita, Rayner. Oo. Dili kayong binisita ko katong patay. Charot. Hindi ko ina-expect na may makakakilala sa atin ng mga taga-suporta. Salamat po sa inyong lahat. Pati po dyan sa screen, shout out po sa inyo dahil nagiging lumalawak yung ating network. Network. Dahil po sa inyong walang sawa. Ang laki na po ng changes natin. Kasi, alam mo, minsan naiiyak na lang ako.
ayoko na makapag-plastika. Sari mo. Wa kay ko kakuan sa Jenna Martia na to niya. Bago lang mga pila na ka months. Bago lang nga niya kaya ko ano. Ay ito nga. Bakit li may lahi ba silang Chinese? Sir, sila wala po. Wa ko kay bawa ni kun sa nila. Asan yung nanay niya? Kani ba Lourdes. Ah ito. Pardilio. April 22 lang namatay kasi bago ito to si sila 2019. Okay. Bago lang ito namatay. Sige sir, thank you sir. Sige. Oo, i-vlog lang ko. Pila naka ang tuig ang cemetery na to? 2012 din nagsukod. Ah, okay. Barato lang dire. Sa una. Karon mahal na. 70. Ya karon 300 na. 300,000? Ang installment. Hindi, pag ika-cash siya, 70. Cash. Ang isa ka, kaniba, ang isang... Saon ng price niya, 70. Pero karon 2013, may hana. Karon mahal na, 300. 300,000, isang... Isang lote lang. Pero isang lote lang. Oh, exclusive pala itong ano na ito. Ito pong ating inuupuan dito sa palibot na to. Ito po yung nag-trending na si Christine Lee Silawan. Oo. Kung familiar po kayo, kasi way back 2019 po ito. Ito po yung tinalupan po yung kanyang mukha. Oo, hanggang paangat, hanggang dito sa skull. Kung hindi ako nagkakamali, kasi nakarating pa po ito kay Sir Rapi Tulfo, kay Senator Tulfo, yung problemang ito. At ito na po siya. So, itong si Christine Silayan, unahin po muna natin na ito. Namatay po yung kanyang ina bago lang daw po nitong April 22, 2023. So, hindi pa natin alam yung reasons. Tapos, yan. Tapos, ito na po yung ano, dalawa silang nakalibing dito. Ito si Christine. Si Christine Lee T. Silawan. Oo. Tapos, pinanganak po siya nitong March 26, 2002. At the age of 16, kasi namatay siya ng 2019. Oo. So may nakalagay dito na a loving mother and daughter, tender and kid and kind. What a beautiful memory you left behind. Behind. So ito po siya mga master. At ang lupa daw pala dito is nagkakahalaga ng 300,000 euro from 70k last 2013 ang itinayo daw ang cementeryong ito. Ngayon daw nasa 300,000 na. Good investment din kasi yung mga ganito mga master pag bibili ka yung mga bagong tayong cementeryo kasi makaka-discount ka. Tsaka lahat naman tayo alam natin ang patutunguhan natin sa buhay kaya nga po ito pinupush ko tong itong vlog na to, tong platform natin na nagkaroon tayo ng higit 600,000 na taga-subaybay dahil nga po nagustuhan nila yung reality. At kayo, isa ka sa nanonood ngayon na minahal mo si Master G. At ito nga, nakakapangilabot ang ginawa talaga sa kanya ng isang, ang sabi, dalawa daw yung suspect. Pero, grabe no mga master, imagine, gusto kong ibalik talaga ang parusang kamatayan. Kasi, grabe ito. Tingnan yung ginawa. Oo. Tapos, hindi kasi natin pwedeng ilagay yung ibang video kasi baka ma-ano tayo eh, ma- ano ng YouTube, maka-copyright. May napansin ba kayo sa akin? Yung pormahan natin mga master. Ito, katas ni YouTube. Ito, halos lahat. Dahil po sa inyong suporta, pagmamahal. Nakarating tayo ng Cebu. Yan. At ito, yung kanyang puntod, nakalagay dito. Ang konting background lang dito kay Chris Silawan. Sorry po. Ito. So, siya po ay murder. Pinatay po siya. Between 6 to 7pm daw sa Lapu-Lapu City. Tapos puro tad-tad ng alam mo na stab yung kanyang katawan. At ang laging suspect talaga is si Renato Llenes na kalauna namatay sa kulungan. Hindi siya not guilty. Ayan oh. Not guilty kasi ang inakusahan itong si yung jowa daw si John, oo tago natin sa pangalan John na 17 years old. At ang sabi, nakipag-meet daw ito nung gabing yun, time na yun. So, ito siya, mga master, simple yung kanyang puntod, wala pong picture. Pero, ang sabi, motibo, nakalagay din dito sa ano, selos daw. At hindi din naniwala yung pamilya nung una. Kasi base dun sa CCTV, iba kasi yung hubog ng katawan. Ilalagay ko dyan habang nagsasalita ako. Ayon sa pagsisiyasat ng PNP sa Davao, ay
naging suspect daw ang isang kulto di umano na si Jonas Martel Bueno bago pa lumutang ang suspect na si Rendren. Wala tayong sapat na impormasyon kung paano natukoy ang mga suspect. Sinong tao ang nakakaisip ng ganitong klaseng pagpatay? Hiling ko na sa lalong madaling panahon ay maibalik na ang parusang kamatayan para sa mga deserving na tao at mapapatunayan. Pero hindi talaga kumbinsido nung una ang kanyang pamilya na ito talaga ang pinaka main suspect. Ito ay hindi guilty at hanggang ngayon nga ay hindi natin masasabi kung case closed na ba ang kaso ni Silawan. Ay, yung hubog ng katawan base dun sa nakita sa CCTV na kasama ro itong si Christine ay iba doon sa umaming suspect. Oo. Kasi medyo komplikado din yung naging sitwasyon itong si Christine Silawan. Kaya hindi niya agad nakita yung justisya. Bago ro siya patayin, ang kaawa-awang pangyayari kay Christine ay magbibigay aral din sa ilang kabataan na gaya mo na mag-ingat sa paggamit ng social media at para sa mga magulang ay bantayan ang ating mga anak dahil hindi natin nakikita ang kanilang ginagawa kung sino ang kanilang pagkakatiwalaan. Magpahanggang ngayon ay case unclosed ang kaso ni Christine. Ang buhay ay sadyang napakaiksi, kaya ito ay gamitin natin sa mahahalagang ganap ng ating buhay. Kasi isa lang yung buhay na binigay sa atin, hindi naman tayo pusa na sabi nila siyam daw ang buhay, na wala naman din katotohanan. Tayong lahat ay nabubuhay sa mundong ito ng temporary lang at inihanda sa atin ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoon na hindi makakapagsinungaling magpakailanman, na hindi pa ginagawa itong mundo. Nananatili na siya sa katotohanan, sa kanyang sariling kinaroroonan. So, salamat po sa mga sumuporta, sa mga nanood. Mahal na mahal ko po kayong lahat at minahal nyo rin din ako. Kaya, mag-ingat tayong palagi na magiging araw sa atin ito na ang mga tao na hindi natin dapat pagkatiwalaan ay nakakalat lang eh. Makikilala mo sila kung saan-saan, social media, sa Facebook, sa YouTube. At itong nag-trending na si Christine Silayan ay talagang masasabi natin na magiging silbing aral sa atin na huwag natin masyadong pakatiwalaan ang ating mga nakikilala lang or bago lang, hindi natin alam ang panganib na dala ng mga taong nakapaligid sa atin. God bless you all and thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share this video para po sa mga inspirational quotes from Master G. Mahal ko kayong lahat. Thank you at ingat lagi. Abangan sa susunod na kabanata ng ating video ang nakakapangilabot na kwento sa isang talon at ang isang lugar kung saan inipon ang mga patay. Kaabang-abang ang magaganda nating vlog sa lalawigan at historical place sa Leyte na tiyak ay mag-e-enjoy ka. Huwag kalimutang i-hit ang bell button para sa mga bagong update.